Ang katanungan ko ay base sa Galatia 3:23. Ito po yung kanyang talata. Ngunit bago dumating ang pananampalataya ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan na nakakulong tayo hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag pagkatapos. Talatang 24. Anupat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo'y aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Talatang 25. Data po at ngayon, dumating na ang pananampalataya ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Ito ay malinaw na wala na ang Ten Commandments. So sa mga talatang ito, mga kapatid, iinog ang atin pong pag-aaral. Okay? So atin pong tingnan, ang akin pong sagot yan ay hindi po tama yon. No. I-explain ko pa sa inyo kung bakit naging no. Atin muna pong tingnan ang mga paglilinaw at ang mga punto. Okay? Una, Galatia 3:23. Ngunit bago dumating ang pananampalataya ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan na nakakulong tayo hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag pagkatapos. Now, akin pong ipaliwanag yan, mga kaibigan, punto por punto, talata, talata sa talata, hanay, hanay po, at kung ano yung mga puntong sinasabi dyan ay isa-isahin natin. Halimbawa po, kaibigan, ang mga puntong nakita po nyo dyan na akin pong nilagyan ng kulay yelo sa Galatia 3, talatang 23, ngunit bago dumating ang pananampalataya, ano bang ibig sabihin nung dumating ang pananampalataya? Okay? Yan po, isa po yan. Ikalawa, nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan na nakakulong tayo. So ano daw ang ibig sabihin niyang tayo po ay nabibilanggo o nakakulong sa kautusan? Okay? Maganda po yan. Then ikalawang punto, ikatlo, hanggang sa ang pananampalataya ipahayag pagkatapos. So anong ibig sabihin ng ang pananampalataya ay ipahahayag? Okay? Sa Galatia 2, Galatia 3:24, ito din pong sinabi, ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo, sa English pa, schoolmaster. Ano bang ibig sabihin niyan? Na ihatid tayo kay Kristo. Yan. Ipanglimang puntong dapat ating linawin upang tayo aariing ganap. Hindi naman daw aariin ng ganap sa kautusan, so kay Kristo lang tayo. So anong ibig sabihin ng aariing ganap? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Pinakahuli po, dyan po sa ika-anin na punto, under sa Galatia 3 verse 25, pananampalataya, datapot ngayong dumating ng pananampalataya ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. So dito po, mga kapatid, ating bigyang punto ang bawat isa dito. Now, akin muna pong liwanagin sa inyo ang area ito, mga kapatid, no? Kasi paulit-ulit pong binanggit dito ang salitang kautusan, yan, bilanggo sa kautusan, nakakulong sa kautusan, at ang pananampalataya ay paulit-ulit na binabanggit. So, ano ba ang ibig sabihin nito? Idirekta ko itong mga kapatid na sagot sa inyo pong mga sinasabi. Ang tinutukoy po dito sa tatlong mga talatang ito ay hindi po sampung utos ang sinasabi dyan na akala ng iba. Para po sabihin na lamang na naalis na ang kautusan ng Diyos. Ganito pong aking gagawin, mga kapatid. Dadahan-dahanin ko ang pagpapaliwanag po nito para po maintindihan nyo ng lubos ang bagay pong ito. Okay? Alright. Akin muna pong ipaghambing sa inyo ang dalawang kautusan. Kautusan ng Diyos na sampung utos at kautusang seremonyal na sinulat ni Moses. Again, ang sampung utos ay nasa loob ng kabanang tipan, habang ang kautusang sulat na nakabulumbong sulat ni Moses ay nasa labas ng kabanang tipan. Now, atin pong tungayan at ating tingnan ang punto pong ito. Ito po, mga kapatid, the law of God versus law of Moses. Now, hindi natin pinaglalaban yung dalawa. Paghahambing lang po ito. Kasi ang sumulat ng sampung utos, Diyos naman. Siya ang nagmamayari. Ang kautusan ni Moses, Diyos pa rin nagmamayari, bagamat si Moses ang may sulat kamay. So yan, kapatid, ang atin pong bigyang pansin. Una, ang kautusan ng Diyos, sampung utos ang nilalaman, Deuteronomy 4:13. Dito naman kay Moses, palatuntunan ang mga nilalaman, Malakias 4:4.
Ikalawa, sa utos ng Diyos, una sa kasalanan. 1 Juan 3:4. Dito naman sa kay Moses, huli sa kasalanan or idinagdag na lamang nung ang tao'y nagkasala. Galatia 3:19. Ikatlo, Diyos ang sumulat sa 10 utos, Deuteronomy 10:4. Ikatlo, dito kay Moses, si Moses ang sumulat, Deuteronomy 31:24. Ikaapat, sa kautusan ng Diyos, itinago sa loob ng kaban, Deuteronomy 10:4. Dito naman kay Moses, itinago sa tabi ng kaban ng tipan. So dito makita nyo po agad ang pinagkaiba. Now, dito mga kapatid, gusto ko pong pansinin po ninyo ito pong ikalawa sa Diyos. Una, sa kasalanan. That's true. At isa sa 10 utos ng Diyos kapatid ay araw ng Sabat. Chapter 1, paglalang ng sanglibutan. Chapter 2, pagkatapos ng pagkalalang ng sanglibutan. Then, binasbasa ng Diyos ang 7 araw na tinawag po nating Sabat ayon sa Biblia. Nauna po ito kaysa kasalanan. Ang Diyos ay nagpahinga, pinaging banal. Ang araw pong ito ay kanyang ipinangilin. So dito ating makita mga kapatid na una ito kaysa kasalanan, kasi ang kasalanan sa chapter 3 pa, following chapter. Ayon po sa mga pag-aaral, buhat ng pagkalalang. Hindi ko po ito sabing nabasa sa Biblia, wala po ito, pero ayon sa mga theologians, nasa mga 100 taon pa bago natukso si Adan at si Eva. Okay? Ayon sa pag-aaral nila. So, sa chapter 3, tinukso po si Eva, natukso nga. Okay? So, nauna talaga yung Sabat, yung kautosang yon na nasa 10 utos. Okay? Nauna yung kaysa kasalanan. Now, ito namang sa kay Moses, huli sa kasalanan. Ibig sabihin, nauna ang kasalanan sa kanya, ano pat idinagdag. Ano itong idinagdag, mga kapatid? Gusto ko pong unawain ninyo po ng gusto ito. Unawain po natin ng gusto. Ang kautosan ditong idinagdag ay yung pantubo sa tao. Paano ba ang remedy? O ano ba ang remedy na ginawa ng Diyos para po ang tao ay maligtas? Ang ginawa ng Diyos kapatid, nangako siya, Genesis 3:15, na may binhing darating. At ang binhi pong yan, ipinangako na isang batang lalaki na ang pangalan ni Jesucristo, Emmanuel, sa bagong tipan natupad. Ang pangako ng Diyos. Okay? So ano ang ginawa nila bago dumating ang Kristo? Meron silang pangsamantala, panghalip, pangtabon sa kasalanan ng ginawa nila ay sa pamagitan ng pag-alay ng tupa or anumang dapat ialay. So dito atin pong makita at mababasa mga kapatid na idinagdag ang pamaraan ng kanilang pagkaligtas sa pamagitan ng pagkuha ng tupa at ang dugo ng tupa kumakatawan sa dugo ni Kristo at ang tupa ay kumakatawan mismo kay Kristo at ang saserdote ay kumakatawan mismo kay Kristo. In short, lahat ng mga bagay na andyan po sa sanktuaryo kumakatawan sa darating na Kristo. Dito ating makikita mga kapatid na ito yung idinagdag nung ang tao'y nagkasala, ito yung pamaraan ng Diyos para ang tao ay maibalik sa Diyos muli. Mga kaibigan, after nung tao'y nagkasala at sinabi sa atin ng kautusan at sinabi sa atin ng Galatia 3:19, idinagdag na lang ito, mahal kong mga kapatid, nung ang tao'y nagkasala. Sana po nakuha niyong punto. Wala pang kasalanan, walang tupa. Wala pang kasalanan, walang paghandog ng tupa. Wala pang kasalanan, wala pang pagtigis ng dugo. Bakit? Kasi walang tutubusin. Pero nung ang tao nagkasala, kasi nilabag ang kautusan ng Diyos, mahal ko mga kapatid, idinagdag itong isang pamaraan. Ang pamaraan ito, yan ang napagkamalan ng iba na yan ay Ten Commandments at yan na rin po ang inalis ng Diyos. Ayaw po, clear po sa inyo yan. Ika-apat, ika-lima, ang kautusan ng Diyos, sakdal ang likas. Awit 19:7. Sa kay Moses, walang pinasasakdal. Well, in fact, kapatid, maraming beses po yan, sinasabi sa atin ng Biblia na walang pinasasakdal sa pagsunod sa kautusan ito, which is true. 6, walang hanggan ang kautusan ng Diyos, Awit 111:7-8. Dito naman po, sa kautusan ni Moses, hanggang sa binhi. Okay? So, walang hanggan, ito namang binhing ipinangako, nung dumating ng binhi, may hangganan. Bakit? Ang binhi kasi pinangako si Kristo. So yung paghandog natapos nung napako na si Kristo doon sa cross at sabi niya natapos na. Ang intindi naman ng iba, ang natapos na 10 utos. Hindi po 10 utos mga kapatid. Kasi practically speaking, kung wala inyo ang 10 utos at sabi niyo natapos na, disen sana ang mga tao hindi guilty pagka pumatay, magnakaw, mangalunya, magsinungaling at iba pa. Nandyan pa rin yan. Okay? I hope nakuha po yung puntong yan. Pampito,
pinagtibay ni Kristo. Okay? Matthew 5:17-19, ang sabi niya, mawala ng langit at ang lupa, tulok o kundit sa kautosan, hindi mawawala. Pero dito mga kapatid, sa ikapito, sa kautosan ni Moses, ipinako sa cross. Sabi ni Kristo, natapos na. It is finished. Okay? Pangwalo, kailangan upang maligtas ang tao. Matthew 19:17. Now, ano ang ibig sabihin dito mga kapatid? Ang kautosan pala ay nakapagliligtas? Hindi po. Ang taong ligtas, sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo Jesus, ay dapat po magpakita ng pagkamasunurin. Kasi wala pong dadalhin sa langit na ang tao ay patuloy nagiging suwal sa Diyos. Kasi paulit-ulit lang ang kasalanan. Pag sinabi ni Kristo, if you love me, keep my commandments, nandoon yung action. Action words kasi nga yan. Kung atin pong papakinggan mga kapatid ang sinabi ni Kristo, kung ako'y inyong mahal, tuparin yung aking mga utos. Wala pinakaiba ito kay Maria Magdalena. Siya po isang babaeng patutot, prostitute po siya. Pero nung lumapit sa Panginoon at pinatawad siya, sabi niya, go and sin no more. In short, wag na niyang gawin pa yung ginagawa niya pagiging prostitute. Or isang babaeng na tinatawag nating bayaran. Wag na niyang gawin yon. Ibig sabihin, magpakabait, magpakabuti na. So dito ating makikita, mahal kong mga kapatid, sinabi ng Panginoon na dapat ay maging masunurin na huwag nang bumalik sa dating gawi. Dito sa kautosan ni Moses, mga kapatid, pangwalo, hindi kailangan sa kaligtasan. Bakit? Kasi si Kristo lang talaga ang ating kaligtasan. Now, tandaan nyo, huwag mo nyo pong mapamali ha. Sabi niya, di ba ang Adventist ay, ang sa Seventh-day Adventist ay righteousness by faith, ay ba't kailangan sumunod sa kautosan? Yes! Dapat sumunod sa kautosan. Bakit? Ang nagbigay ng kautosan ay ang Diyos. Ang Diyos din po ang nagbigay ng biyaya. Siya ang nagbigay ng pananampalataya. Kaya sabi niya mga kapatid, sa aklat po ng Juan, Kapitulo 15, sabi niya na ang mga taong nagsunod sa kanyang kautosan ay nanatili ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig niya sa mga taong nagsisunod sa kanyang mga kautosan. Okay? So, ang pagsunod natin sa kautosan, bunga ng ating pagkaligtas. Ang pagsunod natin sa kautosan, mga kapatid, ito'y pagpapakita ng ating mabuting relasyon sa Diyos, na mahal natin siya. Ayop, huwag po niyong mapamali yan. Okay? Kasi may mga taong nagsasabi, oo nga, sabi ng Seventh-day Adventist, ay righteousness by faith daw, naligtas sa biyaya, pero ang reality naman sa kanila talagang totoong buhay, ang itinuturo naman talaga nila, ay dapat sumunod para maligtas. Kayo yon ang nagsabi noon. Hindi po ako, hindi po ang Seventh-day Adventist Church. Nandyan po, nakadeklara ang 28 fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist Church na ang pagsunod natin sa kautosan ng Diyos ay hindi po ito para tayo maligtas. Tulad ng ang araro, ang inihila ng kalabaw, hindi ang kalabaw, mga kapatid, ang inihila ng araro. Okay? Hindi natin kayang bayaran ng Panginoon sa pamagitan ng pagiging masunurin. Kasi kung ang pagsunod lang sa kautosan ang atin pong maging basyan para maligtas, champion ang mga Hudyo dyan. Pwede naman pala maligtas ang taong hindi naniwala kay Kristo. Bakit? Susunod lang sa utos, maliligtas na pala. Mali yun. Ang totoo noon, sa aklat po ng Apokalipsis 14:12, ang sabi, narito ang pagtsatsaga ng mga banal, silang mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos. Nagsisitupad ng mga utos, ha? At may pananampalataya ni Jesus. Dalawa, pananampalataya ni Jesus, nagsisunod sa mga utos. Bakit sila nanampalataya? Kasi mahal nila si Jesus. Bakit sila sumunod sa utos? Kasi inutos ni Kristo at mahal niya si Kristo. At sila sumusunod sa utos kasi mahal si Kristo. Mahal si Kristo, kaya sinusunod nila ang utos. Hindi pwedeng mawala isa man sa dalawa. I hope clear po sa inyo yan. Huwag po niyong maliin yan kasi kasalanan na naman niyang mapadagdag sa Diyos. Hindi yung ibig sabihin ni Evangelist Dixon pagkatapos yun ang sinasabi. Okay? Ng iba. So itong kapatid ang dalawang pinagkaibang kautosan. Itong kautosan ng Diyos before sa kasalanan to. Ito naman kautosan mga kapatid ni Moses after ng kasalanan, idinagdag ito. Ito yung nakatala sa aklat ng Galatia 3:23-25. Now, atin pong isa-isahin ang mga puntong ito. Ikalawa, gusto ko mga kapatid makita niyo ang paghambing para po ang ating pong pagpapatuloy sa pag-aaral sa unahan ay makita niyo po ang pinagkaiba. Ito po yan, mga salin ng kautosan at paglilinaw. Okay? Sa iba't ibang wika, may iba't ibang pagkatawag o salin ng tawag ng kautosan. Kinds of laws. Halimbawa kapatid, 10 utos ng Diyos. Ang tawag niyan sa salitang Griego or Greek, ano? Sa New Testament, Greek ay entoli or entulei. Sa English, ang tawag niyan commandments. Okay? Commandments o commandments of God. Ang transliteration niyan pagdating sa Pilipino, kautusan lang agad. Kautusan lahat eh. Pero sa Griego, may kahulugan na iba. Okay, sunod. Ano naman ang tawag ng Griego sa kautusan ng tao? Utos ng tao. Commandments of men.
Ang tawag niyan ay entalema o entalma. Okay? Sa English, tawag niyan commandments of men. Sa Pilipino, kautusan pa rin. Sa Hebrew, sa Griego, ang love sa kanila, apat. Storge, agape, eros, at saka philia. Pero sa Pilipino, lahat tawag niyan pag-ibig lang. Pag-ibig sa kapitbahay, pag-ibig sa nanay-tatay, pag-ibig sa kapatid, pag-ibig sa asawa, pag-ibig sa mga anak, pag-ibig sa pera, isa lang salita, pag-ibig. Pero sa kanila, pag sinabing agape, ang tinutukoy agad, love na divine love. Pag sinabi nilang storge, love pa rin, pero love sa parents nila. Pag sinabing erotic love, ah, love pa rin, pero ang tinutukoy, directamente kapatid, ay pag-ibig sa opposite sex. Or pag sinabi natin mga kapatid na filial love, love pa rin, pero kinakategorize na agad nila na friendly love yan. Hindi sila nalilito. May address talaga. So dito ating makita, mahal kong mga kapatid, ang tawag ng entalma ay commandments of men. Sa taong, ating Pilipinong translation, kautusan. Now, isa pang klaseng kautusan o palatuntunan. Ang tawag po nito, palatuntunan at katulan ni Moses. So doon kasi sa mga kautusan o Mosaic Law, ang tawag po natin yan mga kapatid sa Greek ay nomos. Nomos o nomos. O nomos. Okay? Nomos. Na kung atin po yung titingnan sa English ay common laws. Ano yung common laws? Nandoon yung kautusan tungkol sa pagtutuli, babae pagka nanganak ng anak na babae ay 2 linggong paglilinis sa kanyang sarili, pagka lalaki ay 1 linggo, pagka ang tao nakapatay ng baka o nakabulag ng mata ng baka ng kapitbahay o kaibigan, may batas din para dyan sa pangungutang, sa tagibang bayan, sa pagkain. Maraming klaseng batas meron sila. Yun po yung common laws nila na lahat po ay common sumusunod. Pero sa Pilipino, kautusan. Kaya nga po mga kapatid, dito tayo nakakaproblema eh. Pagka sinabi ng Biblia, ang kautusan ay wala na, ang intindi ng iba, 10 utos agad. Mali. Ito pa. Pag sinabi na ang kautusan ay lipas na, ang tinutukoy nila, 10 utos agad. No. Kita nyo po sa Griego ang tawag entole. Kautusan din. Entelma, kautusan din. Ang nomos, kautusan din po yan mga kapatid, pero common laws. O kita nyo, tatlo silang magkaiba-ibang gamit at paano mo ilapat? Pero sa Pilipino, lahat kautusan lang. Diyan po, mga kapatid, tayo dapat makaunawa ng gusto. Okay? I hope matapos ko ito kasi medyo mahaba-haba ito. Dinabali, pagka tayo lumampas, wala namang problema. Tayo lang naman dito sa registration. Okay? I hope nandyan pa rin po kayo mga kapatid. So huwag nyo kalimutan na share nyo po ito kasi napakahalaga po nito. Lalo tigit sa mga Adventist po. Mag-watch party. Kasi po, mahal ko mga kapatid, mga kaibigan, napakahalaga po nito. Ha? Napakahalaga po nito. Ito yung punto, Galacia Kapitulo 3, talatang 23. Isa-isahin ko ang bawat talata. Ano ba ang ibig sabihin ng salita ngunit bago dumating ang pananampalataya? Ano ba itong pananampalataya? Ikalawa, nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan na nakakulong tayo. So, akin muna pong unahin itong kautusan bago po yung pananampalataya para maintindihan po ninyo ng gusto kung ano yung pananampalataya. And now, yung pananampalataya, ayon po sa aklat po ng Hebreo, is the substance of all things that we hope for kahit hindi natin nakikita. That is faith. But mamaya, i-discuss po natin yan. Ano ba ang kautusan sa Galacia 3.23? Kapatid, again, ito po yon. Strong Hebrew and Greek Dictionary. Magpakampi po tayo doon. Ano ibig sabihin? Ano bang ibig sabihin ng mga Griego sa salita pong law? Sa Galacia 3.23, makita nyo kaibigan, yung law dyan, binilugan ko ng kulay yellow. Okay? Yung kanya pong strong number, yung pong G3551, kung ang cursor ng inyo pong mouse, kaibigan, ituro nyo po dyan, lalabas ang meaning ng law sa salitang Griego. Ang tawag po niyan, mga kapatid, ay ito po. Nomos. Okay? Ang kahulugan doon sa law na tinatawag na yan ay nomos. Ano po yung nomos? Ito po ang nomos. Galing po sa G3551. O, kita nyo, di ba? G3551. So, ito po yon G3551. Nomos. Nomos o nomos. From a primary word, nemo, to parzil, or specially food, or grazing to animals. Law.
through the idea of prescriptive, then usage, generally regulation, o common laws talaga, regulation lang, especially of Moses. Nalalaman niyo ba yung kaninang atin pong pinag-compare, law of God and law of Moses? Ito po ang tinutukoy sa salitang nomos. I hope po inyo pong nalala. At balikan nga sandali. Ito. Ang nomos, nakita niyo po yung nomos, mga kapatid, pangatlo, nomos. Yan po ang tinatawag nating common laws na ang may sulat niyan ay si Moses. So ito po ha, balikan natin. Ang nomos, ibig sabihin ng nomos, kaibigan, ay regulation, generally regulation, na specifically tinuturo yung kautosan ni Moses. So yun po ang meaning ng nomos. Okay? Now, atin pong tingnan, mga kapatid, kung ano ang ibig sabihin ng nomos. Tingnan din po natin ang New American Standard ng New Testament na Greek lexicon. Okay? Ano po itong meaning ng Greek lexicon about this matter? So, lumabas po dyan ang strong number 3551. Yan po kanina din, 3551. Original word o word origin nito ay nomos, from a primary nemo, to parcel out, especially food or grazing to animals. So, pareho din po siya doon sa Greek lexicon. Okay? O sa Greek dictionary. Kapareho sila sa Greek lexicon. Now, anong meaning ng salitang nomos? Nomos is a noun, mean masculine. Okay? Definition ng nomos. Nomos, the role of action prescribed by reason of the Mosaic law. So ano po ang ibig sabihin ng nomos? Ito po ay napabilang sa Mosaic law. Anong kapitulo ito? Kapitulo 3, talatang 23 ng Aklat ng Galacia. So dito po, kapatid, ating nililinaw na ang tinutukoy na kautosan dito ay hindi 10 utos, kundi ang tinutukoy na kautosan dito walang iba kundi kautosan ni Moses. So malinaw, mga kapatid, na ang tinutukoy po dito ay hindi po 10 commandments. In short, kung naintindihan nyo ito, hindi pala 10 commandments. Oh sorry Lord, nagkamali ako sa aking pong interpretasyon. Akala ko 10 utos. Humingi tayong tawad sa Diyos. Kalawa, sana naman kung mo naintindihan na ninyo, huwag na pong ipagpapatuloy ang ganong klaseng kasipan. Ito, kapatid, ha, ang may-ari po ng tinatawag Greek lexicon, hindi po Seventh-day Adventist, at yung Greek dictionary, strong Hebrew and Greek dictionary, hindi po Seventh-day Adventist. Ito po ay tanggap ng lahat. Walang pinagkaiba, kapatid, na ang Webster Dictionary o Merriam-Webster Dictionary, Collegiate Dictionary, Thesaurus at iba pa, wala pong taong kinakampihan. Ito po ay general consumption sa lahat ng mga taong dapat ating maintindihan kung ano pong meaning. Palibasa, hindi nga tayo mga Hudyo, hindi tayo mga Grigo, walang pinagkaiba sa mga Amerikanong hindi Pilipino, pupunta sila sa English-Filipino Dictionary at ano ba ang meaning nito. Tayo naman, hindi tayo nakakaintindi ng gaano, pagdating sa Greek and Hebrew, puntahan natin ang Greek kung ano ang ibig sabihin ng salitang nomos. So ano po ang nomos daw? Is a noun, masculine. Ang definition, law of Moses. Okay? So bagsak yan doon sa tinatag na common law. Na isa pa, balikan natin ang Galacia 3.23. Tagalog, ngunit bago dumating ang pananampalataya ay nabibilanggo tayo ilalim ng kautosan. So ang kautosan tinutukoy dyan or law ay hindi po Ten Commandments kundi Mosaic law. Okay? Ayok, clear na po sa inyo yan na nakakulong tayo hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag. Now, bakit ginamit ni Apostol Pablo ang salitang nakakulong, mga kapatid? Atin pong tingnan ang Ten Commandments. Okay? Tingnan nyo po ito. Ang Ten Commandments po, kaiba. Mamaya bigyan natin ang ibig sabihin nung bakit salita yung nakakulong, ano? Para tayong bilanggo city jail nito. Ayon po sa Strong and Greek Dictionaries, i-compare po natin ang mga ilang talata, i-compare natin sa Galacia 3.23. Halimbawa, Ephesos 6.1. Yung sinabi ng Biblia, children, sa wika Ingles, itong sabi, Ephesos 6.1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Verse 2, honor thy father and mother, which is the first commandments with promise. So yung commandment na yan, mga kapatid, meron po siyang strong number. Nakita nyo po yung sa gilid, G1785 o G1785. Ating tingnan sa Grego kung anong ibig sabihin ng commandments na yan. Okay? With promise. Ephesians 6 verse 3, that it may be well with thee,
and thou mayest live long on the earth. Dito ating makikita nang sabi dito sa Ephesians 6:1 hanggang 3 na kung sundin mo na igalang mo ang iyong ama't ina ayon sa sinasabi at sinasaad sa commandments ng Diyos, hahaba ang iyong buhay. Tanong, sinabi ba talaga ng sampung utos ng Diyos na hahaba ang ating buhay pagka ating iginagalang ating mga magulang? Tingnan po natin mga kapatid ha. Ito po ang sinabi dito sa Strong. Okay? Children and parents. Sa verse 2, makita niyo po sa ibaba ang salitang commandments. So G1785 o G1785. Anong kahulugan nito? O ito mga kapatid. Ang term naman na commandments sa salitang Griego ay entolei. Okay? Nandiyan nakalagay o G1785. Entolei or entolei. From 1781, injunction, that is an authoritative prescription, commandments, precepts. So pag sinabi mong precepts, batas talaga ng Diyos. Pag sinabi ng commandment, directamente lumalapat ito sa 10 commandments na sinulat ng Diyos. Tulad ng huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw at iba pa, yun po ang sinabi ng kasulatan. Binanggit po ito sa Biblia ng 71 times. Okay? So ating tingnan kung anong ibig sabihin ng entolei or entolei. Ito po ang sabi kapatid tulad ng 10 commandments na binanggit po sa Exodus 20 verse 12. Igalang ninyo ang inyong ama at inyong ina. Sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupang ibinigay ko sa inyo. So ito pong sinabi, balikan lang natin sandali sa Ephesians 6 verse 1 up to 3. Ang term na ginamit diyan, kulay yelong nakita niyong commandments, kung inyo pong ituturo ang inyong cursor ng inyo pong mouse diyan, kapatid, lalabas sa G1785, ang commandments, sa Greek ang tawag niyan ay entolei or entolei. So atin pong mabasa kapatid, ng ibig sabihin ng entolei ay commandments of God. Talking about the 10 commandments of God. Sample, anong nandoon sa 10 commandments of God? Kung igalang mo ang iyong ama't ina, sabi po dito sa 12, igalang ninyo ang inyong ama at ang inyong ang ina, sa gayon mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. So ibig sabihin po kapatid, yung sinabi ng aklat ng Ephesos 6:1-3 na sinabi po na kung inyong, sabi niya, children of your parents in the Lord, kung sundin mo ito, ayon sa pangako ng Diyos, ay ahabang yung buhay. At tinukoy sa Efeso, entolei. Pagdating kapatid dito sa 10 commandments, totoo naman talaga ahaba yung buhay. In short, magkapareho sila. Tama ang lapat. Tama ang tinuturo. Isa lang ang tinutumbok. Dito po sa 10 commandments, kapatid, entolei. No? At doon po sa commandments na tinutukoy po, mga kapatid, sa Efeso 6:1-3, ay isa lang po ang tinutukoy. Walang iba ang 10 commandments ng Diyos o ang kautusan ng Diyos. Nasulat kamay niya. Isa pa. Sampulan ko pa kayo. Nalala niyo yung lalaking lumapit kay Jesus Christ? Isang mayamang kabataan at nagtanong ng ganito sa wikang Ingles. Once a man came to Jesus. Teacher, he asked, what good things must I do to receive eternal life? So ang tanong niya, paano daw siya makasumpong ng buhay na walang gan? Talatang 19. Why do you ask me concerning what is good? Answered Jesus, there is only one who is good. Keep the commandments if you want to eternal life. Kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang gan, sabi po ni Jesus Christ, keep the commandments. Now kapatid, tandaan nyo, ang nagsabi niyan si Jesus Christ, hindi ako, hindi kung sinong Adventist. Kaya nga po talaga, tayo mga ibig maglingkod sa Diyos, we need to keep. Sinong may sabi? Si Jesus Christ, keep the commandments. At ang commandments na yan, kung tingnan mo doon sa inyong cursor, ang commandments niyan, entolei. Entolei po yan. Halimbawa kapatid, Matthew 19 verse 13, nakita niyo yung kaliyelo sa ibaba? Commandments, G1785. Pareho lang kanina sa Ephesians 6:1-3. Atin pong tingnan mga kapatid, entolei ang tinutukoy. Anong sinasabi? Authoritative prescription, commandments, precepts. So dito ating makikita na sinasabi ng kasulatan na ito po entolei, hindi nomos katulad sa Colossians o Galatia kapitulo 3, 23 hanggang 25. Isa pa, sabi ni Jesus Christ, John 14:15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyong aking mga utos. Yung utos na yan, utos kasi sa Pilipino, utos eh. Pero sa English kapatid, commandments. Itong sabi ho, if you love me, keep my commandments.
So sa atin kasi, pag sinabing commandments, utos din o kautusan, yun lang talaga ang atin. Pero kung inyo po palang titingnan yan, yung utos na yan o commandments, ito ang ating makita na naman sa Greek and Hebrew dictionary. Anong ibig sabihin ng John 14 verse 15? Yung kulay yellow dyan, G1, commandments ang tinutukoy. Walang iba. Ten commandments or intole. Ating tingnan. Yan o. Intole pa rin mga kapatid. Ang sabi po, commandments, precepts, or authoritative prescription. Malinaw. So, bakit po sinabi ko sa inyo ang Ephesians 1-3, Matthew 19, talatang 17? Bakit binabanggit ko sa inyo ang Juan 14:15? Dito kasi, aking gustong ipagdiinan na ang commandments na tinutukoy dito ay intole, na ang tinukoy, 10 commandments. Doon naman sa Colossians Kapitulo 5:23, Galacia, Kapitulo 3, 23-25, ang tinutukoy yun na law ay hindi intole, nomos. Kaya huwag nating pagbintangan na ang kautosang naalis doon ay intole. Hindi po, ang intole, 10 commandments. Ang nomos, ang naalis. Kasi yun po ang kautosang idinagdag noong ang tao pinagkasala at yun ang pamaraan ng Diyos para ang tao ay muling makatawid pabalik sa Diyos. Yun po ang idinagdag. I hope clear yan. Pagka hindi pa clear sa inyo yan, barya-barya na lang talaga yan eh. Problema na lang talaga po nyo yan. Pagkatapos, sigit sa lahat, mga ngatwiran pa, hindi yon, ganito, ganito yon. O, bahala na kayo. Basta atin pong sinagot ang katanungan pong ito. Hindi po ito para sa isang tao, ha? Generally speaking, para sa lahat ito. Alright, tuloy tayo. Yan po yung Decalog. Oh, sabi ng iba, Decalogo. Decalog. Okay? Deca means 10, okay? 10 mga kautusan ng Diyos. So, yun po mga kapatid ang tinutukoy ng kasulatan. Now, balikan natin ang punto. I hope clear na po sa inyo yan ha. Iwanan po natin. Ang 10 commandments, ang tawag po niyan, directamente entole. Hindi yun naalis. Yun ang sabi ni Kristo, if you love me, keep my entole. Ha? Children, obey your parents and the Lord, for this is the right thing to do because this is entole. A law and with a promise. Okay? Matthew 19:17. Kung gusto mong maligtas, tuparin mo ang entole. Okay? Sa Colossians o sa Galacia 3:23-25, nomos ang tinutukoy, hindi entole. Okay? Sunod tayo. Puntahan natin itong punto na Galacia 3:23. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, sino ba itong pananampalatayang tinutukoy? Ano ba itong pananampalatayang tinutukoy? What is faith, by the way? Well, ang definition ng Biblia sa aklat ng Hebreo, ito po yon. Hebreo 11, talatang 1. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang panatag, kapanatagan sa mga bagay na hinihintay o what we are waiting for. Okay? And ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hindi mo man nakikita, pero sinasampalatayanan mo. Hindi mo man nakikita, sinusunod mo. Di mo man nakikita, niyakap mo. In short, that is faith. Okay? Now, ano itong pinaniniwalaan ng tao? Nung nagkasala ang tao, si Adan at si Eva, pinangakuan ng Diyos. Genesis 2, bagong-bago pa lamang silang natukso. Nangako ang Diyos na maliligtas pa rin si Eva at si Adan sa pamagitan ng bining darating. Ito yung plan of redemption. At pag-aalitin ko, ikaw at ang babae, dalawang binhi itong tinutukoy dito, at ang inyong at ang iyong binhi at ang kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Now, ating itong medyo babaw-babawin ng konti. Ang tinutukoy dito na ikaw babae, literally si Eva. Magkakaroon siya ng binhi, magkakaroon siya ng anak sa kanya sinapupunan at ipapanganak. At ang ipapanganak na yon ang siyang dudurog sa ulo nitong ahas na nukso. Pero itong ahas namang ito, may binhi din siya, kanya din pong sakop. Dudurog pero hindi ulo sakong. Bakit? Pinatay nilang Panginoon Jesus Kristo sa katawang pagiging tao. Pero nabuhay. Pero sa darating naman, pagka ang Diyos naman po ang magbigay, si Satanas, 10 ng kanyang mga kampong mga anghel, at lahat ng mga nagsunod kay Satanas, ito'y lilipulin ng Panginoon, babanganin sa isang pagkakataong may apoy at asupre na ipagkakaloob ng Diyos sa lahat ng mga taong hindi po nagsisunod
sa Diyos or pinili pa si Satanas. So dito, mayroon agad na pangako. Ang pangakong ito ay inaasahan ni Adan at ni Eva na siyang magliligtas sa kanila. Well, in fact, noong nagkaroon sila ng unang anak, ang intindi nila ayon sa mga commentaries, yun na ang kanilang salvation. Hindi pa pala. Nagkaroon ni kalawang anak, akala yun ang kanilang salvation, hindi pa rin pala. Nagkaroon ng anak si Adan at si Eva, na kamukhang kamukha talaga ni Adan. Ang pangalan, mga kapatid, ay si Seth. Hindi pa rin po pala. Ang binhi na lalabas, hindi yung binhi na galing sa kanilang sarili, kundi ang binhi na nanggaling sa Diyos na siyang papatay sa Diablo mismo. At walang iba. Ang binhi ito, sinabi po ni Propita Isaiah 9:6, sapagkat sa atin ipapanganak, ipinanganak ang isang bata. Bata pala ito, ito binhi ng mais o palay o trigo. Bata ito. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. So mas malinaw na. Ang batang ito ay isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay may atang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawagin ka mga mga. Hindi pa pinanganak ha, may pangalan ng kamangamanga. Tagapayo, makapangyariang Diyos, walang hanggang ama, pangulo ng kapayapaan. Dito atin pong makita, natupad ito. Nadarating ang panahon, ang Kristo po na bining ipinangako, ang siya pong magliligtas sa kanilang lahat. Kaya dan kaiba sa lahat niyang mga anak, sampu na rin po tayo ngayon. So ang ginagawa nila nung araw, by faith, ha? By faith, naghandog sila ng tupa na ang tupang ito ay kumakatawan sa Kristong darating, hindi pa dumating, pero may paghahandog na sila. Okay? Wala itong pinagkaiba kay Solomon at kay David. Si Solomon ang nagtayo, pero nung itinayo, patay na si David. Pero sa hindi pa namatay si David, siya po ang nag-ipon ng mga kahoy na mga ginto, pilak at iba pa na kakailangan sa itatayong templo, siya nang nag-ready. At ang nagpatuloy nito at nagtayo sa panahon na po ni Solomon. Ganito rin po yan. Nung wala pa ang Kristo, ang tupa ang kanilang ginagamit na ihahandog na kumakatawan kay Kristo. Ang dugo ng tupa ay kumakatawan sa dugo ni Kristo na siya pong pantubos. Hindi man nila nakita ang Kristo, pero nandoon ang tupa, sila po ay sinasampalatayanan. O ang tupang ito ay sinasampalatayanan na siya pong kumakatawan sa Kristong darating. Yun ang tinutukoy sa aklat ng Kolosas na noong dumating na itong pangako ng pananampalatayang si Kristo, siya po ang katuparan. I hope clear po sa inyo yan, kaibigan. Now, ito ang sinabi ng Hebrews 10 verse 1 sa wikang Tagalog. Sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay. Kung tingnan nyo po yan, yung kautusang tinatawag na anino, ang sabi ng iba, ay ito naman palang Ten Commandments, eh, anino lang pala ito eh. Nung dumating si Kristo, wala na. Mali. Ang kautusang tinutukoy yan, ilagay nyo uli sa strong Hebrew Greek Dictionary, maiintindihan nyo na ang tinutukoy dyan, hindi entelei, kundi nomos, tumutukoy sa kautusan ni Moses. So kung atin pong pansinin, mahal kong mga kapatid, ito pong kautusang anino sa darating, walang iba. Ganito kasi ayon sa kautusan, nagkasala ka Juan, nagkasala ka Pedro, nagkasala ka Santiago, kuha kayo ng tupa. Anong gagawin? Ayon sa kautusan, maghahandog tayo. Yun po yun. Kasi ang mga tupang ito ay tumutukoy sa darating na Kristo. Ang tupa pong ito ay anino sa Kristong darating. Kaya nga maghandog tayo ayon sa nakasaad sa kautusang inutos ng Diyos kay Moses sa buong bayang Israel sa kanilang kapanahunan. So anong nangyari? Sinunod nila. Hebreo talatang 10 o 10 talatang 1. Kailan pa man ay di maaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga haing laging inihandog taon-taon. So ito kapatid, ito palang kautosang ito, hinahandog nila ito taon-taon. Actually sa totoo lang, dalawang klaseng paghandog nila. Daily sacrifice at saka yearly sacrifice. Wala silang magagawa talaga, sacrifice din sila. Bakit? Isipin mo kung ang Israel ay 1,000,000. Pero hindi 1,000,000 lang, ha? Ilang milyon na kaya sila. Okay? Palagay mo na 1,000,000 sa panahon nila ni Moses. Lalo na sa panahon ni Solomon, ang dami ng Hudyo niyan. Okay?
So anong gagawin nila? Kahit 100,000 tao lang, isang milyong tao lang na mga Hudyo, matured na, 18 pataas, 1,000,000 lang. Bawat isa sa kanila magdadala ng tupa. Ang iba, kung walang tupa, baka, di mas mahal, mas malaki. Kakatayin yon. Kaya araw-araw sila kumakatay. Araw-araw may paghahandog. 1,000,000 tao lang yon. Araw-araw. O sa isang taon, palagay mo na lang, 1,000,000 mga tupa ang kinatay nila. Pagkadami. Maliban sa daily sacrifice, meron pa silang yearly. Halimbawa, sa isang taong ito, nagkasala ang bawat isa ay isang bisis. O maghandog din silang isang bisis para sa kanilang kasalanan. Pero ang masaklap, hindi lang isang bisis. Ang iba nga, araw-araw na. Araw-araw din silang maghandog. Siguro sa bagay niya, manghinayang din sila. Bakit? So isang taon, kung araw-araw ka maghandog, kung 365 days o 360 days, ganun ni kadaming tupa, isang tao pa lang yun. Sa isang taon, kung araw-araw ka maghandog. Eh ang problema nito, hindi lang ikaw. Marami pa. Kaya mga kapatid, ito talaga yung, hindi nila ito pwedeng lusutan. Yun ang nasabi sa batas. Walang pinakaiba sa atin. Nasa ilalim tayo ng batas. Anong ilalim ng batas? Lahat ng mayroong tinda, lahat ng may negosyo, mag-tax. Kasi kung ikaw hindi mag-tax, evading the tax or evading the law, ang mangyari nito mga kapatid, ay mananagot tayo. Kaya nasa ilalim talaga tayo ng kato, sundin natin to. Bakit? May negosyo tayo eh. Yun po ang sinasabi ayon sa batas. Taon-taon yan, maliban sa daily sacrifice. Ito pa, noong sila pinagandog at natapos na sa panahon ni Kristo, sa aklat po ng Marcos 15, talatang 38, at ang tabing ng templo ay nahapak na nagkadalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. So dito kapatid atin pong mabasa sa Biblia na noong namatay si Kristo, nahapak po itong kurtina, tumalon ang tupa kasi wala na pong paghandog ng tinatawag nating tupa, mahal ko mga kapatid, kundi ang paghahandog ay sa pamamagitan na po ng tinatawag nating dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo. So dito atin pong maintindihan na wala na pong paghahandog na ginagawa nila. Ito po yung nomos na tinutukoy sa aklat ng Kulos, sa aklat ng Galacia. Okay? Tuloy natin. Ito na yung sinabi ng John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya. Kita niyo na? Sumampalataya. So dito atin pong makikita, mahal kong kapatid, na ang sinasabi ng Biblia na yung pananampalatayang binanggit sa aklat ng Galacia 3:23, mahal kong mga kapatid, ang tinutukoy po dito ay ang pananampalataya sa darating na Mesiyas. Sa hindi pa pagdating, kukuha sila ng tupa, susunugin ito patungkol sa Mesiyas na darating. Yun yung pananampalatayang tinutukoy dyan sa Mesiyas. Ayo, clear po sa inyo yan, kaibigan. Tuloy tayo. So, tingnan nyo ito. Ano ang ibig sabihin sa salitang nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan, nakakulong tayo hanggang sa ang pananampalataya ipahayag pagkatapos? Okay? So ito po sinasabi ng kautusan na nabibilanggo. Bakit po ba nabilanggo? Sa anong pamaraan tayo nabilanggo? Okay, tingnan po ninyo. Again, hindi ka pwedeng pumihit sa kaliwa, sa kanan, o paatras, o paabante. O kung meron man, paabante, sunod lang talaga. Maghahandog ka lang talaga ayon sa kautusan. Ano ang ibig sabihin nitong nasa ilalim tayo ng kautusan? Tingnan nyo po mga kaibigan kung ano sinabi ng Biblia. Galatia 5:23. Sa wikang Ingles, ito pong sinabi, "But before the time for faith came, the law kept us all locked up as prisoners until this coming faith should be revealed." So, yung kulay blue, tingnan nyo ha, until dumating itong pananampalataya natin na naghandog ang iba para ng Kristo, ma-reveal, magpakita. Nagpakita na nga. Pero noong hindi pa dumating ang Kristo, naka-lock up pa tayo. Para din COVID-19, naka-lockdown pa. Isa lang ang pamaraan. Wala pang gamot ang kwan nito. Sa bahay muna mag-quarantine. Sa kanila, wala pa ang Kristo Jesus.
Isa lang ang pamaraan para ang kasalanan, mga kapatid, ay mabayaran at matabunan. Ang pamaraan, walang iba. Maghandog ng tupa, that's the only remedy. Naka-lock up ka doon. Yun lang talaga ang paraan para mapatawad yung... Wala pang Kristo eh. Wala pang Kristo. Anong pamaraan nila? Maghandog talaga ng tupa. Yun po ang pinakasintro sa aklat ng Leviticus at yan po ang pinakasintro, mga kapatid, sa Biblia, ang paghandog ng tupa. At ang tupang ito nung dumating na, yan ang sinabi, until the coming, faith should be revealed. Na-revealed nga si Jesus Christ. Pero habang wala pa si Jesus Christ, naka-lock up ka doon sa batas na yon. Ito pong sabi, oh, kautusan sa paghandog. Mahirap ka man, mayaman ka man maghandog. Ang Diyos napakabait eh. Kung mayaman ka, kuha ka ng bulong baka. Okay? Kuha ka ng bulong baka. Kung di mo kayang bulong baka, kumuha kang tupa. Kung di mo kayang tupa, sige, kalapati na lang. Kung walang kalapati, pumunta ka sa bundok, marami doong mga bato-bato ng mga ibon. Kung wala talaga, harina na lang. Harina na walang libadura. Pure na harina. Kunin yon at yon ay kumakatawan kay Jesus Christ. Kasi Jesus Christ din po nagsabi, I am the bread of life. Okay? So yun pong kahulugan nun. Palibasa'y wala pang ang Kristo, nakalock up pa sila doon. Ito pang sabi, Hebrews 9:18, kaya't ang una mang tipan ay hindi itinilaga na walang dugo. Talagang may dugo. Talatang 20, na sinasabi, ito ang dugo ng tipan na inutos ng Diyos tungkol sa inyo. Utos ito eh. Wala ka talagang magagawa. Kuha ka talaga ng tupa. Lock up ka dyan. Hebrews 10 verse 1, kailan pa man ay di maaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamagitan ng mga hain na laging inihandog taon-taon ayon sa kautusan. So sa Hebrews 9:22, ito ang paraan para lang maligtas ang tao. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nilinis ng dugo. Okay? At maliban na sa pagkatubos ng dugo, ay walang kapatawaran. O, kita mo? Ilang libong taon pang lumipas galing kay Adan hanggang kay Noah. Kay Noah, hanggang doon sa pagtayo ng turi ng Babel, hanggang sa panahon na ipinanganak si Abraham, si Isaac, si Jacob, din si Moses, buong Israel. Ilang daang taon yon, ilang dekada yon, ilang daang taon yon, libong taon, ay wala pa ang Kristo. So ang Diyos ay nag-utos. Maghandog kayo ng tupa, ng tupang yan, walang iba, ay patungkol sa aking anak na darating at mamamatay sa takdang panahon. Habang wala pa, naka-lockdown sa isa lang pamaraan. Kumuha ng tupa o bulong baka, tayo po ay maghandog. Yun lang po ang pamaraan ng mapatawad ang kasalanan. Kaya doon sila napasailalim pa sa ganong klaseng kautusan. Dapat pa po silang sumunod at maging masunurin, obedient sa ganong kapamaranan. Kaya nga po sila ay naglilingkod. Yun po ang sinabi ng Biblia. Tuloy. Hebrews 10:8. Sa itaas ay sinasabi, mga hain at mga handog at mga handog na susunuging buo at ang haing patungkol sa kasalanan. So ano daw itong handog na ito? Patungkol sa kasalanan. Kasi makasalanan nga, ay paano ka mapatawad? Maghandog. Patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig. Hindi naman talaga ibig ng Diyos ang tupa ang siyang ihandog eh. Okay? Ang dugo ng kanyang anak na siya pong kumplitong mag-aalis ng kasalanan. At di mo rin kinalulugdan ng mga bagay na inihandog ayon sa kautusan. Ano kinalulugdan ng Diyos? Galatia 3 talata ni Sinoy, ito pong sinabi, ano nga ang kabuluhan ng kautusan? Idinagdag dahil sa pagsalangsang. Ano ibig sabihin pag idinagdag dahil sa pagsalangsang? Sa pagsuway. Dahil sa ang tao ay nagkasala at makasalanan. So ang kautusang idinagdag dito, hindi po ito 10 utos. O Galatia 3:19 yan eh. 20, 21, 22, 23 na agad ng kasunod. Apat lang na talatang pagitan. Ang tinutukoy dito, hindi entole. Ang tinutukoy dito, kapatid, walang iba, nomos. Which is, nandoon na yung mga seremonyas na sinasabi na kautusan ni Moses. So ito po'y dinagdag nung tayo nagkasala. Kasi ito lang tanging pamaraan talaga ng tao po ay mapatawad sa Diyos.
o mapatawad ng dakilang Diyos. Hanggang sa pumarito. So hanggang katapusan, kailan katapusan? Hanggang sa pumaritong ang binhi na siyang pinangakuan. So, Genesis 3:15. For the first time, binanggit ang binhi. Ang binhi ito'y batang lalaki na ipinangako. Doon sa pinangakuan, sino? Si Adan at si Eva. At nung dumating, ito nangyari. At ito'y inutos sa pamamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan, ang ating Panginoong Hesukristo sa tao. So mga kapatid, dito po ating makikita na ang kautusang idinagdag, hindi Ten Commandments. At ang kautusang inalis, hindi sa pungutos. Ang kautusan ng paghahandog na tumutukoy sa kay Kristo Jesus, yon po ang inalis. Sana po huwag itong mapaghalo-halo. Kasi isipin ninyo, kung alisin niyo ang Ten Commandments, wala nang kautusan na nagsasabing huwag kang pumatay, magnakaw at iba pa. Ay sabihin niya, hindi, meron pa po yan sa iba doon at iba pa. Wala lang. Yun po ang basis, kapatid. Sabi ko nga sa inyo, ang kautusan ng Diyos tulad ng araw ng Sabat, wala pang kasalanan na rin na yan. Kaya ang Sabat hindi po idinagdag para ang tao po mag-alis ng araw ng Sabat. No, it's not true. Okay? So the Old Testament sacrifices pointed forward to Jesus' sacrifice. Ito pa po, Christ was crucified exactly on time. Sa takdang panahon na sinabi po ng kasulatan. So ang pangakong darating na manunubos o magtutubos ng ating mga kasalanan. Okay? Si Jesus Christ. So nung siya po'y natubos na o nagtubos na at sinabi niyang natapos na, ano nangyari sa tabing? Nahapak. At nung nahapak, kapatid, ano nangyari? Wala na pong naghandog doon sa sanktuaryo. Natapos na, sabi ni Jesus Christ. Then, dito tayo sa ikalawang talata, 24. I hope clear na po sa inyo yun, ha? Ano naman po ang ibig sabihin ng ang kautusan ng ating tagapagturo? Okay? Ano pa't ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo para ariing ganap. Ang English po niyan, schoolmaster. Galatians 3 verse 24, King James Version. Wherefore, the law was our schoolmaster to bring us into Christ that we might be justified by Christ. Ito naman yung intindi ng iba. Ang sampung utos, ang siyang tagapagatid natin kay Kristo. Nung nanampalatay na kay Kristo, wala nang sampung utos. Mali. Again, ang kautosang tinutukoy diyan, hindi po entulay, nomos. Now, ano naman ang meaning ng schoolmaster? Ano namang ibig sabihin, kapatid, na ito'y tagapagdala sa atin kay Kristo? Alright. Ating tingnan, mga kapatid, sa Good News Bible. Mababasa po natin sa Good News Bible, mga kapatid. Galatia 3:24 uli. Ulitin natin. And so the law was in charge. Ano daw? Sa mababaw na salin sa magandang balita Biblia, ang ibig sabihin pala ng schoolmaster ay in charge. And so the law was in charge of us until Christ came. So nung hindi pa dumating ang Christ, ang law ang in charge. Ano bang sinabi sa law? Maghandog ng tupa, bulong baka at iba pa. Ayon at nasasaad sa kautusan, ito lang ang pamaraan. At sinabi po sa atin ng kasulatan, in charge ang kautusan diyan kasi nandun sa kautusan, there's no such other way. We're under the law. And that law is no other than we need to obey, sinabi ng kasulatan, na dapat mong gawin kasi maliban sa paghandog, sa pagtigis ng dugo na kumakatawan kay Kristo, walang kasalanang maaring mapatawad. So habang di pa dumating si Kristo, yan ang ating schoolmaster, ang kautusan, ang in charge. At nung dumating na si Kristo, wala na po yung paghahandog. I hope clear yan. Brother Miko, naintindihan mo ba? Oh. Clear. Paulit-ulit na nga to, sabi ko sa inyo, paulit-ulit eh. Pwede bang pamirindahin din ninyo ako? Pagod ako dito. Hindi po biro lang. Talaga naman. Kapatid, sabihan ko po kayo, hindi po ako nagmamalaki ano man. This is out of my love para po kayo maturuan. Dito po, wala tayong sweldo. Kahit nga po sinasabi natin, piso na lang na allowance, no, wala. Gumagastos pa tayo ng sarili natin pera. Hindi sapagkat maraming pera. This is because of the outburst of my love. Okay? Because of my deep love to each one of you. And I would like you to be saved, you know, in the name of the Lord, that everybody might see the light according to the light that Jesus Christ given to us. So this is the light. So ang ibig sabihin ng schoolmaster, sa Good News Bible, in charge ang law. Anong sabi ng law? Maghandog. Yun lang ang pamaraan.
Pero nung, until Christ came, nung dumating na si Kristo, wala na ito. In order that we might then be put right with God through faith. Sa pamagitan ng pananampalataya, naghandog sila. Habang wala pa ang Kristo, naghandog sila. Pero nung naging nandyan ang Kristo at tinubos na tayo, then we become right with God through faith. Kasi yun po ang pamaraan lamang. I hope, clear po sa inyo yan. So anong ibig sabihin ng schoolmaster? Okay, balik tayo sa Strong Hebrew and Greek Dictionaries. Schoolmaster, ang tawag po ay pedagogos. Pedagogos. Okay, yan po ang meaning. Anong ibig sabihin ng pedagogos or schoolmaster? Tingnan na lang po nyo agad doon sa ibaba. Ang meaning po niyan ay tutor, instructor, schoolmaster. Basahin na lang natin lahat. From 38:16 and a reduplication from of G71. A boy, leader. Okay, leader. Yan po ang meaning ng pedagogos. Marami kasing meaning ang pedagogos, kapatid. Okay? That is a servant whose office it was to take the children to school. So siya po ang tagapaghatid. Kung graduate na rin, huwag mo nang ihatid. Bakit? Wala ka nang ihatid, tapos na eh. Nung wala pang Kristo, sige handog. Nung dumating ng Kristo, huwag na maghandog. Bakit? Eh tapos na ni Kristo eh. Ganun lang kasimple. Okay? Whose office it was to take the children to school, by implication or figuratively, a tutor. Okay? Pedagogy. Meaning instructor, schoolmaster. Hindi po schoolmaster ang kautusan na sampu. Wala po yan. Hindi po yan ang meaning niya. So three times po ang word na pedagogos or schoolmaster na banggit sa Biblia. So ano pang nangyari? Oh, balikan ko ha. Noong wala pa ang Kristo, naghandog sila ng tupa. Mayaman man o mahirap, that's the only way. Ang tupa na may dugo, tumutukoy kay Kristo. Habang wala pa ang Kristo, ito yung ginagawa patungkol sa pananampalatayang naghatid natin sa darating na Kristo. So ang Old Testament schoolmaster pointing to Christ. At ano yon? Paghahandog. Pero nung dumating na si Kristo at nahandog na at sinabi niya, it is finished, natapos na, then wala na po ang schoolmaster. Wala na yung paghahandog. Okay? Tuloy. Hebrew 9 verse 18. Kahit ang una mang tipan ay hindi itinatalaga ng walang dugo. 9 verse 20. Na sinasabi, ito ang dugo ng tipan na inuutos ng Diyos tungkol sa inyo para lang maligtas. Okay? So ang fulfillment, tupa, sinunog. Patungkol sa Kristong dumating nung New Testament. Nung Old Testament, tupa, literal na tupa. Nung nagkaroon ng fulfillment sa New Testament, literal si Kristo din naman. At si Kristo, ang kordero ng Diyos that was slain since the foundation of the world. Alright. Hebrew 9 verse 12. At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing. Oh, so hindi na sa pamamagitan ng dugo ng kambing. At ng mga bulong baka, kundi sa anong pamarana? Kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. So hindi na po yon. Nung dumating na si Kristo, wala na yung schoolmaster na paghahandog. Dugo na po niya mismo. Ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na, pakinggan niyo po ito, kinamtan ang walang hanggang katubusan. Minsan lang si Kristong ipako sa cross, minsan lang siyang mamatay, dala niya ang walang hanggang katubusan. Praise the Lord. Punto. Number 3, Galatia 3 verse 24. Ano naman ang ibig sabihin ng salitang datapat ngayon dumating na ang pananampalataya ay wala na tayo sa ilalim ng katubusan o tagapagturo? Actually, nasagot na rin po ito along the line ng ating discussion. But for the sake of that, atin pong tingnan. Hebrew 9 verse 13, sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka at ang abo ng dumalagang baka na ibinububod sa mga nagdungisan ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan
ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ang linaw ng inyong budhi sa magawang patay dahil nga sa kasalanan upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Praise God. So dito po mga kapatid, yung tinutukoy po kanina na nung ang pananampalatay dumating na wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo, which is true. Kasi naandyan na po ang walang hanggang katubusan dala ng Panginoong Isokristo. Alright, tuloy tayo. So Romans 4, for Christ is the end of the law. Yan po ang tinutukoy dyan. Ito, isa to sa ating diniscuss, pinagkamalian din ito. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Yang law na tinutukoy dyan, muli ilagay nyo doon sa cursor. Kapatid, ang tinutukoy doon, nomos. Christ is the end of the law. Ibig sabihin sa wikang Tagalog, si Kristo ang kinauuwian ng kautusan. Ang intindi ng iba, oy, si Kristo pala ang katapos ng kautusan. Tapos ng utos. Pag sabihin mo Ten Commandments yan, paano mo tinapos yung huwag kang pumatay? Eh, nandyan pa rin naman hanggang ngayon kahit hindi ka pa Seventh-day Adventist. Huwag kang magnakaw, nandyan pa rin. Igalang mong yung mga magulang, nandyan pa rin. Hindi po 10 utos ang tinutukoy dito. I hope clear po sa inyo yan. Sa ibang salin, sa Good News Bible, ito po, sa wikang Tagalog, o hindi to Good News Bible, ang Biblia ito. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Yun po ang ibig sabihin ng kinauuwian. Ang paghahandog ng baka, kay Kristo papunta. Handog ng tupa, kay Kristo pa rin. Bato-bato, kalapati, kay Kristo pa rin. O kaya harina, kay Kristo pa rin. Lahat ng paghandog, si Kristo ang tinutukoy. Siya ang kinauuwian. Okay? Hindi yung natapos ng 10 utos. Sobra naman klaseng pagka-interpret yan pagkawala talaga sa lugar. Yun po ang tinutukoy. Good News Bible, GNB, Romans 4, for Christ has brought the law to an end. So dinala ni Kristo ang katapusan ng kautusan. Ang kautusan yan, hindi entole, kundi nomos. Si Kristo ang nagtapos ng kautusan ito na tinutukoy kautusan sa paghahandog. So that everyone who believes is put right with God. Praise the Lord. Bakit po? Pinagiging tapat, mabuti at karapat-dapat tayo sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtapos ni Kristo sa kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo, yung pagkapako. Sabi niya natapos na ang paghahandog. So kapatid, ang kautusan idinagdag, yung kautusan tungkol sa paghahandog. Galatia 3:19. So ang paghahandog sa Old Testament, natapos na ito, nangyari sa New Testament nung ang Kristo mismo ang naghandog ng kanyang sariling buhay. So atin pong makita sa lumang tipan, dugo ng hayop o natupa. Sa bagong tipan, dugo ni Kristo. Sa kay Kristo natapos ang lahat ng paghahandog. Hindi natapos kay Kristo ang 10 utos. Kung ganyan ang interpretation mo kapatid, nakakahiya sa Diyos. Matagal na nag-aral ng Biblia, mali-mali pa rin talaga yung pagka-interpret. Okay? I hope clear po yan. So ito pong sinabi ng mga Bible scholars tulad ng Matthew Henry commentary on Galatians 3:23-25. Ito po ang comment ni Matthew Henry. Ito ang sabi niya sa Kulayelo. Kahit hindi ko na po basahin ang lahat ng yan. The law was added because of transgressions. Galatians 3:19. It was not designed to disannul the promise and to establish a different way of justification from that which was settled by the promise. So natapos po ito mga kapatid, yung kautusang dinagdag, yung kautusan ng paghandog, na-settle po ito nung dumating ang promise na siyang binhi sa Genesis 3:15 na walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. So dito po mga kapatid, natin makita na ang kautusan pong ito ang tinutukoy, walang iba, hindi po ang entelei, kundi ang tinutukoy, nomos, tumutukoy sa mga paghandog at ceremonias common laws na tinutukoy sa Galatia 3:23 hanggang 25. Galing naman sa Expositor's Bible Commentary on Galatians 3:23-25. Ito po ang sinabi niya, the design of the law, paano ba ginawa at kung paano disenyo para sa kautusan, para saan ito?
Sabi pa diyan, "What then is the law? So the Jew might well exclaim, Paul has been doing nothing but disparage or disparage belittle. You say that the law of Moses," so ang tinutukoy dito talaga, law of Moses talaga tinutukoy dito, hindi law na Ten Commandments. "Law of Moses brings no righteousness or blessings but only a curse." Bakit? Sa intindi kasi na maraming Hudyo, ang kautusan ni Moses na maghandog kayo, maghandog kasi ito lang pamaraan, sa kanila pabigat yon. Sa kanila kapatid, it's a curse. But that's not true. That's the only way na maligtas ang tao sa darating na paghahatol at maligtas din naman sa darating na Kristong mamamatay sa Kalbaryo ng Cross. So ang tinutukoy sa Galatia 3:19 pa umpisa hanggang 24, ang law na tinutukoy dyan is the law of Moses, na ito po ang tanging pamaraan na ang Kristo ay na-curse dahil sa atin, ang tupa na-curse dahil sa ating mga kasalanan. But praise God, ito ang pamaraang muli ang tao ay balik sa kay Kristo. Mahal ko mga kapatid. Kaya nga po ako po ay nananawagan ako sa inyo eh. Alang-alang po sa kaligtasang bigay ng ating Diyos at sakripisyo ng ating Panginoon Jesu Kristo, sana po mapatama ng pagkaunawa tungkol sa bagay ito. Na huwag natin ipagpupumulit na ang kautusan ng Diyos na gusto niyang tuparin natin, which is the Ten Commandments, ang nawala, at ang nawala dito ay minamali pa hindi ang sampung utos kundi ang nomos kapatid, at ang nagpapatuloy ang sampung utos ng Diyos. Sana naman po mapatuwa man lang natin ang Diyos. Yung bang umiti man lang sa atin ang Diyos na tumama din yung atin pong pagbabasa at pagsunod sa Biblia. Okay? I hope mga kapatid naging clear po yan sa inyo. So, Deuteronomy 4:13, sabi ng Diyos, "At kanyang ipinayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang inutos." Inutos talaga ito ng Diyos. He commanded it. You know, he commanded it about this. "Sa inyong ganapin," gaganapin talaga dapat, "sa makotid bagay ang sampung utos at kanyang isinulat sa dalawang tapyas na bato." Malina po yan, kaibigan. Sa dalawang tapis na bato. Sa tapis ng bato, hindi po yung kautusan ng paghandog ang sinulat. Doon po yan sa aklat ni Moses. Okay? Apokalipsis 14:12, narito ang pagtityaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Nandyan po, sumusunod sila sa mga utos ng Diyos, nandyan din yung pananampalataya. Huwag yung pananampalataya na lamang pagkatapos nilalabag ng utos. Huwag naman po ganun. Then, Juan 15:10, "Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, entuloy, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama." Kaibigan, napaka-clear po ang sinasabi ng kautusan. Kung tinutupad, conditional po yan, kasi meron namang ibang di tumutupad eh. "Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama." Napakalinaw kapatid ang tinutukoy po ng kasulatan para po sa bawat isa sa atin.